Okay. Bali po, nung nalaman natin yung trahedya sa nangyari sa Visayas, gumawa po ng tumawag ang Commission on Filipinos Overseas sa mga Pilipino sa ibang bansa para magpadala ng tulong sa mga naapektuhan. So isa sa mga unang nagpadala ng tulong ay ang Feed the Hungry Incorporated na nakabase sa Washington, D.C. Grupo sila ng mga Pilipino na nakatira na sa Washington, D.C. at matagal na silang partner ng Commission on Filipinos Overseas para sa mga ganitong proyekto. So agad naman sila nagpadala ng pera amounting to almost half a million pesos na pinadala through our Lingkod sa Kapwa Pilipino program. Tapos ang ginawa namin, nagtumawag kami sa mga lugar dito sa Leyte kasi yung mga naapektuhan at alamin kung ano yung mga pangangailangan nila para yung perang pinadala nila ibinili namin ng mga pagkain, mga kagamitan na kailangan nila ngayon habang hindi pa tapos yung trahedya at naghihintay pa sila ng maraming tulong mula sa mga kababayan natin. Sinusubukan po kasi namin na abutin yung mga areas na hindi pa nabibigyan ng tulong. Nakikita po natin na sa media, masyado pong marami na rin pong nagpaabot ng tulong sa katulad sa Tacloban City. So, gusto po namin targetin yung mga areas na hindi pa po nasa-serve. Ngayon po, nakipag-coordinate po kami doon sa aming mga personal na kakilala sa DSWD po. At sila na po yung tumawag doon sa baba. Kasi sa ngayon po, medyo mahirap po yung communication. So, lahat po ng network na alam namin ay tinawagan po namin. At ito po yung mga nagbigay din ng tulong sa amin para makarating kami na magpumili ng mga beneficiaries dito sa mga areas na ito. Nananawagan din po kami sa iba pang mga kababayan natin na gusto pa pong tumulong. Nakikita naman po natin malaki pa po ang pangangailangan. So, nagbibigay rin lang naman po kami ng option sa inyo na i-course through sa amin yung inyong assistance. Nakikita nyo naman po na diretso po kami mismo yung aming mga tao ay pumupunta dito sa mga lugar na apektado at personal pong ipinapaabot sa mga pamilyang apektado ang tulong na ibinibigay ng ating mga kababayan mula sa abroad. We are targeting 1,500 families, selected families from Pastrana or in Pastrana and Palo Leyte. 1,500 families yung target. Kadalasan po talaga pina-prioritize ng Commission of Filipinos Overseas ang pamimigay ng mga relief goods, family food packs sa mga lugar na hindi pa nababalitaan na nabigyan na ng food packs ng iba't ibang organisasyon or ng ibang government agencies. So for these two particular area, maliban dun sa report na hindi pa sila napupuntahan, napili din po namin sila kasi mayroon po na kaming established contact doon sa area at na-ensure po nila na pagdating po doon ay organized na po na nakapila yung mga beneficiaries to ensure orderly distribution of food packs and at the same time also to ensure the safety ng mga volunteers po natin para po pagdating doon ay maayos yung pamimigay at hindi po magkaroon ng kaguluhan. Point of time, the point of the objective of the team na talagang we are on the point na serving the people, saving their lives. Kasi even before 1996 pa, nandiyan yung grupo. Yung parang it's on the heart of volunteerism, the mind and the heart of volunteerism. So nagkasama-sama kami. Actually, composite yung BRN. When we speak of composite, iba-iba kami from the Department of Education, PNP, Philippine Army, may mga doktor tayo, Bureau of Fire, and of course meron tayong mga abogado, LGU, so yung ating legal officers, attorney da. So yung dahil nga sa composite, yung lahat ng mga ideas pinagsama-sama namin
And pinaka point talaga doon is yung meron kang heart of volunteerism. Kasi kung isipin dito sa BRN, wala kang totally makukuha in terms of financial whatsoever. Yung ideas mo, ibibigay mo lahat sa team. So with that na unselfish giving of talents and ideas sa mga kasama namin sa BRN, so that's the reason why we mobilize, yung sinabi nga niya, professionally and efficiently, because siguro nga yung point nga na nandun kami para tumulong, na yung nasa isip namin na tunay na pag public service sa mga tao, especially kung nangangailangan ng tulong namin. And aside from that, lahat ng mga BRN members are also dumaan sa sinasabing scientific trainings sa before na naging part ng BRN. Nakita nyo naman kung paano in-execute ng BRN, ng grupo, ang pag-distribute ng relief goods. Nakita naman natin na medyo nagkaroon ng parang problema yung local contact natin doon. But we made sure na talagang maibigay sa dapat maibigay. Makita mo naman doon sa field kung paano linagay ng bawat member ng team kung saan sila, saan yung pwesto nila to ensure na smooth yung distribution ng relief goods and talagang makarating sa dapat mabigyan. Through trainings na rin and at the same time, through connections. Kasi siguro sa katagalan din namin na nag-volunteers pa kami before sa ibang agency, so na-develop yung kailangan mong kumontak sa ano kung kinakailangan na. Gaya nga nung nandun tayo sa Metrese, yung papuntang Matunahold tayo. So tinawagan ko yung isang official na kakilala ko nga. So natulungan tayo nun para makaabante agad papuntang Matnog. Andito po tayo ngayon sa Lewis College at makikita po ninyo sa likuran ko na kasulukuyang nag-iimpake ang mga estudyante ng Lewis College para dalhin sa Leyte bukas. Kailangan magpuntahan o magkilo ng 2 kilo. What you see behind us is like
measured really here in bags that will really will arrive and get to people who need it. So you can really measure the work in here in a very direct sense in the bags of goods that will arrive at the people. So you see the heaps behind us. And so we also did a study on the Linkapil program where we investigated whether and in what extent migrants really support their fellow countrymen in case of crisis like a typhoon. And also there in the quantitative data where we looked at all Linkapil donations between 1990 and 2010, so this is when we had our data. We saw that really after typhoons, you had a surge in support through the Linkapil program by the migrants abroad. Nung nakita ko yung numbers na nag-email sa akin na sasakta ko, kulang. Pintak ko, ganyan talaga yun. Talagang, you will expect the worst scenario na yung race. So, di mo sabi mo sa akin. Kaya nga, we are planning na, sabi ko sa akin, we are planning na, dry food dito tayo. Mas madali na, isip na, then food na. Mas good food na. Siguro, super medicine. So again, we are thankful for the sponsor, and of course, we hope that there will be another opportunity to help you on this issue. We are going to be here. Ay, hindi ko antay! Mabigit na nahan! Sige, dokumented ka! Para pa bayan ka dyan! Dito, I think CFO is definitely a very credible institution. So what we could observe, not only in the study we did, but also in how we observe their work, is that they're taking donations extremely seriously. And what really comes on top is you see all that personal effort coming here that is paid in addition by them voluntarily. So what we can observe, that also what we can see in the data, is that every single dollar that CFO receives is actually spent on aid or donations in areas of need. And I think that makes CFO a very credible institution, because they don't really spend on administration or other stuff as many other organizations do. Yalla na si Bitong pa kayo ito. Meron pa na sa mga ito.
pala. Anyos talaga. Hello? Oh, gihin ko ang... Congressman. Actually, sanay na sanay kami na pag may mga bisita eh dito sa bahay at yung ano pinaka-importante dapat ngayong ano magtulungan talaga tayo, diba? Lahat yung purpose natin it pumunta sa Tacloban, tumulong sa Leyte. So yung LGU ng Allen, hindi lang ako, minobilize namin na kailangan lahat ng mga dumadan ay mag-extend ng hand. Kaya yun, eh dahil mga kaibigan ko, yung mga kayo, mga kaibigan ko, sila ano, sila Alvin, sila John, at nag-ano sa akin. So pare-pareho yung purpose natin na tumulong. So dapat talaga magtulungan tayo mga Pilipino. Napapanood po namin sa mga balita, sa mga news na tungkol sa nasalanta ng bagyo at ang kaguluhan dito pagkatapos ng bagyo. Totoo po ba na pagkatapos ng bagyo, napakaraming kaguluhan sa parating Tacloban, parating at saka mga Karating po? Totoo yun, totoo. Na-witness ako kasi nandun ako. Pero yung ano doon, hindi totoong mga NPA yun. Ito yung mga taong nagugutom, taong naghahanap ng pagkain kasi hopeless na sila eh. Nung after 2 days na wala pang nagbibigay ng relief, nagugutom na sila, doon sila nagsimulang mag-loot. At meron din mga ano, yung mga preso na pinakawalan kasi sa height ng bagyo, hindi mo naman sila pwedeng ikulong habang bumabaha. Pinakawalan sila. Yun din, naghahasik din ng ano yun, ng krimen ngayon. Naghahanap sila ng mga makakain, na yun yung mga nang-hold up,
Yun yung mga hindi unfounded yung rape, hindi ko alam kung totoo. Pero yung Tacloban, nung nandun ako, mga 3 days ago, lahat sila takot, lahat sila nagpa-panic. Actually, kahit yung mga villages doon, merong armed groups na nag-organize sila ng mga vigilante groups. Tapos ang ginagawa nila, binabantayan yung kanilang mga village kasi sobrang takot ng mga tao. Kaya ito ngayon, kung nakita mo sa Allen, sobrang dami ng tao, libo yung mga dumadag sa pamunta ng Manila, pauwi ng Luzon, kung saan-saan, dahil nga sa takot na maraming kriminalidad daw na mga rumors sa Tacloban. Saka yung mga upuan ng mga bakal na upuan, dinadala na. Sige, mauna na sila. Diretso na lang sila. Sabi mo may mag-overtake sa kanila. Ayun, van yun, no? Ayun, yung van, no? Ha? Wala ka signal? Wala ka signal nito. Merry Christmas. Yung pag-escort sa atin. Hindi, yan na lang. Pinarap, pinarap. Check pa namin yung yung picture. Sakyan.
Diversion ba? Bahala na yung pulis dyan. Diretso pastrana na tayo. Oh, washout. Ah, ito yung pinakikita sa TV. Yeah, yeah, no. Yung washout na yun. Ito yung ano, tinubing. Ito yung sasakyan, no? Ha? Ang bilik. Oh, yan yung tinubing. Yung sa ano, sa taas pinakikita. Ito, yan, no. Oh. May mga kabahala na yun, no. Yan, mga puno na yun. Pero wala naman ng amoy, di ba? Wala tayo sa Lubang City. Wala tayo sa city, sa Bingan. Umamoy doon pa sa airport. Yun lang. Patas ng patas, ha? Patas ng patas, Toy! Mas mas na. Kaya pong kalunos-lunos na nangyari dito po sa bayan ng Sama Aprobalated. Kasalukuyan po kami nag-cooperation tulong. So, pamagitan po ni PD Hungry Corporation at sa tulong ni President Cristobal Toby, kami po ngayon ay nandito po sa... Pantherty. Ang litro, 130. O, bigas pa, o. Matalik din si CDP. Bibigas. Sarado. Pero mga talagang ano, kung ano yung nakikita sa mga... Siguro, ano po, hanggang pustrana po. Ito pa lang po. Actually, mag-text pa lang po eh. Ngayon lang po. Dito tayo papasok bukas na. Yan? Oo. Kaso ba yun? Anong di kakayanin? Saan tayo? Pa-urmok o pa-liniwan? Ano na simbahan itong? Ayan yung ano na simbahan. Yung tawet na... Oh. Yan, yan ba? Oo. Simbahan ba yan? Simbahan. Yan? Oo. Simbahan yan. Oo, yan. Nadagan pa nga yung ano, yung... May lamigay din na relief ba yun? Nasaan yung kapalit mo? Nandiyan. Tapos yung mga tao. Second pala, ha?
papatrala. Ito pala. Dito kasi dapat. Bayan ng Pastrana. Yan ay simbahan, si Radin ay simbahan. Ano ay simbahan ng sinisira? Diyan ako nag-aaral. Ikaw? 3-1 lang. Wasak! Kasi great, lumipat na ako sana eh. Boss? Ha? Kaya na yung munisipyo, walang bubong yung pinaka-ano. Pahin na natin yung ano, yung bus. Pero ko, may meron din siya din eh. Oh, pero iuli siya, iuli. Papasig na tayo. Dito mo ba ibababa yan? Sa'yo? O ipapatretso mo sa bahay para namin mo tayo? Ito, simbahan ba to? Yan ang simbahan. Ay, yung mga tao. Pastrana? Hindi, anong pangalan? Ano? Malay. Yan ang munisipyo nila. Saan? Yan. Kasulukuyan po kaming nasa municipality ng Pastrana, Leyte. At kung makikita po ninyo, sobrang pinsala ang nagawa ng bagyo dito. Intervene ko lang. Diyan na lang po kayo. Diyan lang po kayo. Saan lang po tingin? Taga saan po kayo? Nag-aari ito lang sa Pastrana, District 3. District 3 po. Oh. So, ilan po kayo sa inyong pamilya? Ilan pong member ng inyong pamilya? Lima lang kami. So, ano po masasabi niyo sa tulong ng Commission ng Filipino Overseas? Salamat sa tulong ninyo. Dito po sa inyo, dito lang po kayo, hindi ko makita sa camera. Okay, matatakot, hindi mo kayo mo. Hindi naman ha. So, ito po ba ang kauna-uno ang tulong sa inyo o padalawang tulong? O sino po ang mga tumulong sa inyo dito? Meron na rin, pero mas mabuti rin na may sumunod na tulong. Sige. Sige. Pati, mamimili lang ako. Oh.
Thank you.
Charito Kabidog, Barangay Halabat Chairman. May household kami na 98 household at saka may population kami na 600 plus. Nagpapasalamat kami para hininga tambulig and hininga nagpatawag ha ako na nagpa dara hininga basa din do hamon nga bas tikang ha BRN ano. Nagpapasalamat kami madamo han nga tanan ini nga nahabuli nga dit amon Bungtod Pastrana. Maritis, kumusta kayo diyan? Pati sinil, yung mga bata, wag ho kayo mag-alala dahil medyo okay naman kami dito. Problema lang, walang ilaw, ay tubig, may kunting awa sa tubig. Pero yung problema dito, communication din, dahil talagang nangaputol yung mga kuwan dito, yung mga, tawag dyan, yung kuryente, tsaka yung kuwan, yung signal ng smart, tsaka ng globe. Huwag kang mag-alala masyado, dahil okay, medyo okay kami dito. Ang problema nga talaga, itong ang bagyo na dumaan na sa amin. Sobrang malakas, daming na distroso ng mga pananim, lalo na yung nyug, nangaputol, kung hindi putol, tumataob. Mga bahay dito, almost 80% bagsak talaga, talagang sira. Kahit sila po'y pansing, mga kapitbahay namin dito, sila Dani, sila Mabising, talagang bagsak ang bahay nila, wala nang bahay. Yung dati nating bahay, yung luma, bumagsak din, nasira. Pati yung dirty kitchen namin, nasira. Kaya para bang bumalik kami sa kuwan eh, sa kuwamba. Yung talagang zero talaga. Parang yung mga nagdaan na araw, yung mga parang bumalik tayo sa kuwan. Kauna-unahang panahon. Pero huwag kang mag-alala dahil... sasama naman sila mama mo saka yung mga bata doon muna sila sa auntie mo, sa auntie Polo kasi medyo nagkatroma yung mga bata. Inuulit ko, huwag kang mag-alala. Ang ano lang namin sana, kung pupwede kunting tulong. Talagang mahirap talaga.
Alam mo naman, pag noong mga nagdaang araw, di naman kami umihingi sa inyo. Ito lang talaga. Talagang mahirap talaga ang buhay namin dito ngayon. Pasensya na, medyo naiyak na rin ako. Ibibigay ko na muna ito kay mama mo. Hello, Tere. Kumusta kayo dyan, pati yung mga bata, si Neil? Kami dito, medyo okay lang dahil buhay kami. Nung bagyo nga, nung Friday, ng mga bandang 5 o'clock, yun na, numpisa na talaga ang malakas na hangin. Okay lang sana kung ano, kaso sa taas talagang nabasag na mga salaming sa taas, pumasok na ang tubig. Pati nga dito sa ano natin, sa may sala natin dito sa taas, wala, tumaob na talaga rin ang tubig dahil, awan, mga TV dahil nga malakas ang hangin. Nakapasok na rin ang tubig sa taas dahil ang bubong natin, yung kalahati, linipad na. So, ang ano kesa mi, talagang tumutulo na. Yung mga lubi dito sa likod, nagtumbahan na. Kaya yung kuan din, yung mangga dito sa likod, natumbahan yung dirty kitchen natin. Kaya wala. Totally wala talaga. Pati ang bodega. Lahat-lahat talaga, lahat. Walang nang pasa Tacloban pa, tumaas pa ang tubig. Nagkaroon pa ng tsunami. Kaya ang daming patay. Mabuti na lang sa awa ng Diyos dito, yung tubig, at least hindi naman tumaas. Yung hangin lang talaga na super lakas talaga. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito kalakas na bagyo. Okay lang, kami nakakaraos pa as of now. Pero siguro sa susunod-sunod na mga buwan, hindi na namin alam kung paano magso-survive. Ngayon, okay pa. Pagdating ng Pasko, medyo makakaraos pa. Ewan ko na sa next year. So far, medyo okay lang. Kahit paano, tumatawa pa rin kami. Kahit na ganito ang buhay na namin dito. Pero sabi pa, sumarig lang tayo sa Diyos, sa may kapal, siguro naman makakaraos din. So, ang akin lang, kami ni Papa mo, okay lang, pero medyo hirap. Makakaraos ng konti, pero tiyaga at tsaka talagang kinanglan higpit ng sinturon talaga. Aalis muna kami ng mga bata kasi nagka-trauma nga yung mga bata, medyo natatakot. Tapos ang mga hearing pa dito, alam mo naman yung ibang ano, tao, basta gutom talaga, mga mainit ang ulo. So, kami ng mga bata, alis muna kami. Dito si Papa mo, si Jorex, dito lang muna sila dahil may mga trabaho. Yung mga bata, daling ko lang muna sa Manila at least. Siguro mga, pagdating ni tita mo, baka mga Feb, pumalik ako ulit kung ano na maging situation dito. So, pakisabi na rin si tita Lily na I need help talaga. Ngayon lang ako talaga hihingi ng tulong. Kahit konti lang sana. Yun lang at sana nasa mabuti rin kayong kalagayan. Thank you. Ismail. Kumain na ba? Kumain na ba? Okay. Ano kaya ate? Bababaan niya. Idaanan muna natin itong bago natin sa 30 minutes. Pwede rin, no? Tapos ikot. Ikot na lang. Sundin na lang ng rebo para walang bahan. Dala-dala natin yan. Eh, apat yun. Baka hindi mo alam mo yung proseso na itong bayan eh. Taga dito si Ted Pailan eh, sa Tacloban. Hindi nasabi naman ng pag-asa talaga. Sinabi naman. Yung malakas o yung bagyo. Sanay na daw sila eh. Kaya lang yung... Yeah.
Pero Edwin? Ay, hindi. Si ano pala? Ay, hindi ko nakita. Hindi, nung kinukuha lang kita, pero ngayon ko lang. Atras! Atras, atras! Dito lang, dito! Hanggang saan, Benji? Ay, ito, nandito na lang! Hindi sila nakakilala mga araw nila. Bukoy lola. Saka mabilis lang agad. Kunarito agad lang lahat. Medyo marami-rami yun. Ito, para. Pari-pari. Tapang pera. Susunod ang pera. Susunod ang cash. Amerika. Galing ko, Vinson. Nag-shopping. Tingi. Hindi, nilaro ko namin yung pamangkin ko ay may fish. Ano po? Yan na lang. Ano po yan? Tinana itin. Hello, Ruel anak. Si nanay ito dito sa Leyte, sa Palo. Tulungan mo kami ng mga kapatid mo. Lahat kami, wala na walan kami ng bahay. Lahat, pati si Auntie Rosie mo, wala na rin. Wala na rin bahay. Tulungan mo kami, anak. Kung sakali, magpadala ka, andun si kay Auntie Lia mo, itro kay Auntie Lia mo doon sa Manila. Yun lang, nak. Tulungan mo kami. Hindi, may mga kamag-anak sa abroad, pwede. Commission on Filipinos Overseas. Ryan. Dua tim memanah, dua.
Ay, buyo na natin. Sir, sir. Ali-ali pa rin natin sa akin ito. Kumabayad kayo doon. Salamat sa concern nila. Calamity Relief Operation. Commission on Filipinos Overseas. Partnership with the Filipino Commission on Filipino Overseas. Salamat niya po na yung mga tao na will organize kung kita din eh. Salamat. Nagpapasalamat ako kanda hirator ni. Nagpapasalamat ako para ka nagpakanhira aton para maghataga aton yung baga. Papayang niya po. Ano yun aton kakurian? Damo, damo, duro nga salamat sa iyo. Nanumpakan? Ng init. Ah.
I could definitely recommend to give directly to Linkapil. One thing you should keep in mind is to try to target areas that are most in need. So for instance, areas that were hit by a typhoon or where poverty rates are very low. One thing that we tend to find in our study is that diaspora groups favor the regions they are from, and I think the gains from migration and the gains from diaspora could be spread more evenly if the poverty rates of other areas that don't have as high migration rates as, for instance, the region around Metro Manila would also receive at least a part of these donations. So I would encourage donations, and I would also encourage donations especially for areas that are in need but don't have a high stake in being represented by the diaspora abroad.